Guys, good morning, no? Today is our day 3 ng trip natin dito sa north ng Thailand. Tingnan niyo yung background view natin. Talaga namang napakaganda. So, by the way, nandito tayo ngayon sa Nan Province, no? Pupunta tayo sa Bukloa, yung accommodation natin. But before that, daan muna tayo sa mga viewpoints. So, daan tayo sa road number 3, parang number 3 yung form ng road, and then punta tayo sa Bukloa. Ito yung village na ang buhay ng mga tao ay kumukuha sila ng salt water, no, from the deep well, and then ginagawa nilang salt. And then yung pangatlo ay pupunta tayo sa border ng Thailand at Laos. And after that, balik tayo sa Bukloa for our accommodation. So yesterday was a bit of kaberya na nangyari, and nagabihan tayo pagdating natin sa ating accommodation. Yet today sounds like everything is well, the weather is good, and we're looking forward for a great ride for today. See you later, guys. Ito ang sikat na road number 3 dito sa Nan Province. Sikat ang daanan na ito dahil sa korteng numero 3 ng daanan. Maraming mga nag-aabang upang kumuha ng litrato. Kaya kung ikaw ay isang rider, mas gugustuhin mong dumaan dito upang makakuha ng souvenir. Good afternoon, guys. So dito tayo ngayon sa Bukloa Salt Pit. At ipakita namin sa inyo kung paano sila nagluluto ng asin. So ito yung salt pit. Yung pangalan niya is Ancient Salt Well. So isang balon ito na kinukuha na nilang water. So yun yung tubig sa baba. So yung water doon ang lasang asin, ano? And then ilalagay nila ito sa mga jars, sa mga banga dito sa gilid. Hi, Lule, may kap. Ang kap. So ngayon wala silang luto dahil rainy season. Ginagawa nila, kuha sila ng tubig doon. Tapos ilalagay nila dito, no. Malaking kawali, and then lutuin, no. So it takes several days upang lutuin yung asin, at nilalagay nila yung asin dito sa parang basket na ito. Ganda na kanilang asin dahil sobrang puti. Ano daw? Basain mo daw yung katawan, tapos lagyan mo daw ng ganito, tapos asin. Ganun. Alright, guys, dito tayo ngayon sa White Coon Bound Border Post, no? Sa kabila dito, no, sa other side ay country na ng Laos. At ito yung entry point ng mga trucks papunta at papasok ng bansang Thailand. So, nangyitan niyo yung mga tankers, no? Probably ito nagsisupply ng gas doon sa bansang Thailand, sa bansang Laos, rather. Okay, so this is the post, and the immigration is probably down there. So ito, isa ito sa mga bucket list natin sa pag-ride dito sa Thailand. And today we made it, and we are so successful. We arrived here safe. Mag-ride ulit tayo pabalik ng another 2 hours sa ating accommodation sa Bukloa, sa province ng Nan. Alright, once again, guys, this is the Khoi Khon border bus. Thank you for riding with us. Yoo-hoo!